Balitang sports tayo ngayon. Matapos ang halos tatlong taong pandemya, sumabak muli ang mga estudyanteng atleta sa Nueva Ecija sa Central Luzon Regional Athletic Association o Claraa Meet ngayong taon. May temang sports for peace ang naturang athletic meet sa rehiyon at sinimula nito kahapon April 24 at magtatapos sa April 28, 2023. Nagkaroon ng sabay-sabay o simultaneously na opening program sa walong lugar kung saan ginaganap ang mga laro o sports sa buong Central Luzon. Dinaluhan ito ng mga delegado ng 20 delegasyon mula sa iba't ibang probinsya. Pawang mga nanalo sa district meets sa rehiyon mula sa elementarya, sekundarya, junior at senior high school ng mga pampubliko at pribadong paaralan. Hindi naman bababa sa 59 isihano ang delegado ng iba't ibang sports na ipinadala sa mga naturang venue na nagsimula nga kahapon at ang game proper matapos ang opening ceremony. Dito sa Nueva Ecija, ginanap ang opening ceremony sa Nueva Ecija Coliseum ng Palayan City. Habang ang ibang mga venue naman ay nasa Hermosa Elementary School sa Bataan, San Miguel National High School sa Bulacan, Santa Cruz National High School sa Lubao, Pampanga, Tarlac Recreational Park at SM City sa Tarlac Province, Bataan National High School sa Balanga City, Marcelo S. Dempilar National High School sa Malolos City at Zambales Sports Complex sa Zambales. Ang Nueva Ecija ay itinakdang host sa mga larong chess, futsal at softball na gaganapin sa Palayan City, Kalayaan Hall, Plaza Concepcion, Nueva Ecija Sports Complex. Ang ibang sports gaya ng taekwondo, wushu, arnis at volleyball ay i-host ng probinsya ng Bataan. Dito din gaganapin ang kompetisyon sa basketball at table tennis, partikular sa Balanga City. Sa Bulacan naman ang meet ng mga atleta sa tennis, archery at gymnastics. At dito din ang badminton at wrestling, partikular sa Malolos City. Sa probinsya ng Tarlac, ang venue ng football, basketball at billiards. At sa Zambales, ang boxing, swimming, dance sport at para games. Ilan sa mga nobisanong mag-aaral na nakapasok sa regional meet na ito, pangunahin ay ang mga atleta ng sports na sepak takraw kung saan 42 estudyante ang kasalukuyang nakikipagkompetisyon sa Pampanga. Ito ay ang sepak takraw elementary team ng Bonifacio Sur Elementary School sa Bayan ng Llanera at ang sepak takraw secondary boys and girls ng Restituto Viteria National High School ng Aliaga. Pasok din ang mga manlalaro ng Girls Basketball Secondary ng Cuyapo National High School, ang taekwondo athlete na si Dana Anona ng Galvan High School, Gymnastic Elementary Category Team ng Narbacan Dos Elementary School na sina Trixie Binoya, Janet Altea Galsote at Janila Marie Abad, at isang atleta ng long jump mula sa Narbacan 1 Elementary School mula dito sa Gimba West District ng Bayan ng Gimba. Ang Claraa Meet 2023 ay paghahanda sa nalalapit na pre-national qualifying meet bago ang gaganaping palarong pambansa sa darating na July 29 hanggang August 24, 2023 sa Marikina City. Kasamang ani at kasamang gidugtong natin ang kararating na balita mula sa Pampanga kung saan nasungkit ng ating atleta mula sa Narbacan 1 Elementary School ngayon ang pangalawang pwesto sa long jump. Congratulations kay Prince Goling at sa kanyang Gimba West District Sports Coordinator na si Sir Jimmy Melchor at ang mga officiating officials ng Bayan ng Gimba at Karapig Bayan dito sa Nueva Ecija. Sila Sir Franz Eric Chera, Sir Jomel Valdez, Sir Arnold Pangilinan, Ma'am Jenalyn Parinos, Ma'am J.D. Jobson, good luck, Nueva Ecijanos,
to bring home the bacon, Gimbanyan. At yan po ang ating balitang sports. Ito ang inyong Ayaleya Valdez ng radyo natin Gimba, DWTC 105.3 FM, umaarya para sa balitang lokal, kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.